And we're back again, it's Just ML Buzz at kami po mga kasama nyo for this segment. Ako nga po pala si Lana, together with Brocon. And this Buzz is sponsored with Dito Telecommunity, the newest and fastest Dito connection in the Philippines with our partners of Lupon WXC and The Armory. And syempre sa mga nanonood dyan, sa mga nag-aabang ng mga maiinit na topic, mga maiinit na balita sa araw na ngayon. Ito na po at ihahatid na namin ang syempre, ito ang mga highlights natin kumbaga sa balita. Tencent to pace ByteDance Moonton in court over video game infringement. Sunod dyan yung Z4 Esports Jungler release MPL PH Bound. And syempre mga rason kung bakit si Onyx Kiboy ang best Indonesian MLBB roamer. Tatlong miyembro ng Bren Esports pinakawalan sa kanilang MLBB roster. And ito ang source na nasagap natin from One Esport PH. Tatlo kagad yung pinakawalan nila dito. Syempre andyan si Joy Boy, si Sasha, and syempre yung natitira mismo ay si yan, si Stone. Tatlo mismo, tatlo kaagad-agad yung nirelease nila ng Bren Esports. So hindi lang yung TNC yung nag-release, pati na rin yung Bren Esports. So sa paparating talaga na sunod na MPL season or sa sunod na MPL season, marami talagang nababagong roster dito. Maraming mga dumadagdag, maraming mga nawawala. Yun nga, since lately nakapag-release sila ng 3 members or players from Bren Esports, syempre mga talaga din dito saan sila mapupunta. Yun nga ang dapat nating alaman or rather alamin, lalo na't paparating na nga yung MPL or rather yung susunod na MPL next season. Talagang ihintayin natin kung ano ba yung mga nabago. And kung matatandaan natin ha, eto mismo si Joy Boy, si Sasha, and sabi mo nga yung Big Four na si SDC and King Salman, mga nagkakasama na talaga yan sa mga previous tournaments bago pa sila pumasok sa Bren Esports. Again guys, wala pa naman tayo update kung saan sila mapupunta. Nga lang yun palang latest release natin dito is tatlo yung nawala from Bren. And of course, aabangan din natin is kung sino yung papasok for Bren ngayon dahil nag-release na tatlo. So, wala pa namang inaanon siya. Yun nga yung katanungan nila kung meron bang madadagdag or baka wala nang idagdag. Diba? Possible yung ganun eh. Tatlong reason kung bakit si Onyx Kiboy ang best Indonesian MLBB roamer. Yan nga, tatlo yung reason na binigay. Siyempre, andyan. Pero bago natin, bago tayo tumungo sa tatlong reason na yun. Onyx or best roamer sa Onyx Indo yung pinag-uusapan natin. So, baka mamaya may mag-comment niya na, asan si Onyx maybe? Diba? Alam, saan na to? Natin, sa Indo? Indo, Indo po. Sasabihin na namin una kagad from Indo. Pero alam naman natin, in terms of roamer talaga, dito muna tayo sa Pilipinas, kilala naman natin yung mga best shot caller or roamer. Andiyan si Omay B, kasi sabi ko lang kanina, Omay Venus. Andiyan din si Yawi, yung King of Highlights from Echo. And syempre, si Light from RSG, na nanalo ng MSC 2022. Pero sa Onyx Indo, ang tumutunog naman na pangalan is si Onyx Kiboy. Pero ito yung mga reasons. First reasons is mataas ang kanyang mechanic ability. Hindi madalas na may mataas na mechanic ability roamer sa MLBB. Kaya naman isa si Kiboy sa mga tinitingala sa larangan nito, katulad ni Yawis sa MPLPH. Laman ng highlight reels ang pro dahil sa kanyang maniobra sa high mechanic tanks tulad na lamang ng Chu at Jawhead. So, Chu at Jawhead pala dito, ano? Yung mga high mechanic na heroes like Chu and Jawhead nga, gaya nga nasabi mo kanina. Dami high mechanic din na hero. Yung bigla-bigla pumapasok yung mga late entries. Yung talagang nahanap nila kung sino yung gusto nilang i-target. And syempre, nakakawala kung sakaling habulin man sila ng marami. Yung tinatawag natin na high mechanic ability. Talagang biyasa yung kamay. Mabibilis yung mga daliri sa pagpindot. Ayan, and the next reasons is macros at comms sa team. Kung papanoorin ng Onyx Esports roamer sa mapa, mapapansin ang usay niya sa macro galawan. Magilas sa positioning at rational play ang veteranong kung kaya't madalas na lamang ang kanyang team sa mapa. Hindi lang yun yung dapat nila alamin or kunin, pati na rin yung mga tiwala nung inyong mga members. Syempre, pag wala namang tiwala sa'yo, baka mamaya mag-overthink or pagsabihan ka ng mga members mo, baka mamaya mamblema tayo dyan. Kaya tiwala talaga yung dapat nilang ibigay dun sa nagsha-shotcall sa kanila. And syempre, hindi lang yung tiwala, pati na rin yung patience or kalmadong pag-mentality na kung sakaling dehado man kayo or napakalaking lamang nung kalaban nyo, yung shotcaller, yung kumbagang magiging leader nyo na kalma muna tayo, ito yung dapat natin gawin. Magbibigay ng instruction na kahit mainit na talaga yung laban, siya focus pa rin dun sa mentality niya na kalma muna. Yeah, ganoon naman talaga dapat. And yung moral.
Mm-mm. Andun pa din sa game. Composure, dapat compose ka and behave and discipline kahit ba nabubugbog na kayo. Kasi, again, lagi namin sasabi pag nagkakas kami, hindi mo sabihin na mukhang natatalo sa talo na hanggang hindi pa tapos yung laban, keep on grinding pa rin. Kumbaga, tuloy mo lang, mali mo, magkaroon kayo ng comeback or mag-error yung kalaban. Or, and dami pwede mangyari. But that's going to be the second reason. For the third reason is malawak yung hero pool dito ni Kiboy. Well, kahit sino naman, required talaga, bro ko. Bilang pro player ka is malawak ang iyong hero pool. Well, kunyari, ako yung support. Mm. Mas maganda kasi kahit support ako, natatry ko yung mga ibang lanes. Like, for example, marami akong gamay. Nga lang, syempre, specialty mo yung support. So, dapat, sa support side, lahat meron, lahat kaya mo. Kasi you will never know 10-man, 5-man ban each teams yung sa MPL. So, madaming pwedeng i-ban out. Tulad ng ginagawa nila kay Venus, di ba? Na binaban lahat ng heroes niya. Pero still, dahil malawak yung hero pool na dito, marami siyang pwedeng gamitin. And syempre, hindi lang yun ha. Gaya nga ng sabi mo kanina, 10-man yung ban dito sa ating MPLP or kahit saan mang MPN. And pabago-bago yung meta eh. Baka mamaya hindi natin malaman, biglang mawala yung tank meta dito sa ating laro. Magkaroon ng 2 support or 2 mage na meta. Baka puro marks lang, ganun. Madami kasi pwede mangyari. Paano naman yung kung tank lang yung alam mo, di ba? Kaya dapat talaga mahalawak yung hero pool mo. Ito nga sabi dito sa ating topic mismo or sa source mismo na malawak yung hero pool ni Oniki Boy dahil hindi lang tank yung kaya niyang gamitin. Magaling din siyang gumamit ng Selena at syempre Kadita. Ayun, Selena at Kadita yung pinaka parang highlight na hero niya dito. Pero yun yung tatlong rason kung bakit siyang tinatangkal best player at best roamer ng Indonesia. And syempre, ito naman ang ating mainit or susunod na topic. Ay, naku po, ito na. Z4 Esports Jungler release MPLPH bound. Ito ay source mismo from Z4 Esports. Ito ha, sabi nila, thank you King Kong, all the best in your future endeavors. We are wishing everything that this is the best for you. Thank you and good luck on your MPL career, King Kong. He is a kind player that any team would like to have. It's no wonder you're going to a bigger place at just King Kong. Well, alam mo may rumors dyan eh. Anong rumors? May mga rumors dyan eh. May mga chismis dyan. Uy. Well, sabi dito, ang narinig-rinig natin ay posible na isa tong trade dahil napunta si STYC sa Z4 Esports at sakto naman na pinakawala ng Z4 si King Kong at kinumpirma nga sa post ng Z4 na napunta na ito sa MPLPH. Kaya naman marami ang nagsasabi na sa TNC MLBB team na mapupunta si King Kong. Yun mo, nakasulat mismo dun sa kanilang post na good luck on your MPL career. Pero, walang team na sinabi or walang pinakalaan ng team. Ano ulit sinasabi mo dito? Pag rumors, rumor lang. Habang walang reliable source, wag po kayong basta-bastang maniniwala. Yeah, totoo yan. Pero I think pag naman na nakapasok si King Kong, so ako naman team po yung kukuha sa kanya. Of course, mabibigyan naman tayo ng heads up. Magpa-post naman sila. So, abangan natin yan guys. Again, congratulations kay King Kong. Ito yung may pinaka parang achievement to eh, bilang player na makukuha ka sa MPL team bilang nasa amateur pro scene. Pero again, best of luck din kay SCYC kasi lately naparod natin siya sa Just ML Cup na core lagi. Nga lang din sila di pinalad ang Z4 Esports. Pero for Z4 Esports, na isa to sa pinakakailangan i-look forward yung teams sa mga amateur pro scenes. And nakita naman natin kung gaano kalakas or kung gaano kagilagilalas maglaro dito si King Kong nung mga previous games nila from Just ML Cup Rivals of Kings. Si King Kong po yung may IG ed na kay nung mga previous game natin sa Just ML Cup. Yung mga Liam Ward or mga kumbaga siya yung pag nagsimula ng objectives talaga na secure niya talaga yung mga Lord and Turtles. Kitang-kita naman natin sa mga highlights natin or napapanood ko sa mga clean up na videos sa TikTok. Pero gaya nga ng sabi namin, pag rumors pa lang, habang walang reliable source, habang walang nagko-confirm na teams or TNC teams, wala pa pong kasiguraduhan yung inyong mga rumors o yung mga haka-haka niyo. Na Tencent to face ByteDance Mouton in court over video games infringement allegation amidst a year-long feud. Kasi matagal na talaga sila naglalaban eh. Oo nga, sabi nga dito, years, months, and ang dami nilang pinag-aaway. Ito nga sabi nila, the companies have been locked in court battle for years. Which intensified after the accusations and an industry crackdown in China. And ByteDance, kasi mga hindi po nakakaalam, sila po yung company behind TikTok. Kaya parang isa rin sa mga major companies in China.
Yeah, well, sabi naman dito is the upcoming court cases na Rica Salvo in a bitter gaming feud between the two companies. In a previous lawsuit that remains ongoing, Tencent alleged the Mobile Legends violated its intellectual property in honor of Kings and League of Legends. So yun yung mga parang GameStop pinagkokopyahan daw yung League of Legends. Eh, makikita naman natin. Ayan. Well, bagong laro lang. Hindi ko pa kasi ito nakita Pero oo nga, no, hawig. May hawig nga eh. Actually, hindi lang hawig. Parang yung our graphics or design niya talagang... Ito, masanay tayo dito eh. Dito? Oo, masanay tayo dito sa ML. Pero syempre, kung bago sa mata mo to, mas alam mong ito yung original. Mm-hmm. Diba? Kasi mas alam mo to eh. Pero ito nga yung pinagbabasihan nila na kinokopya daw. And for me, wala naman ako kasi magiging comment dyan eh. Siguro natarangin ako if magkamuka. Oh, may pagkamuka. Parehong maliit. Magkamuka agad. Pag maliit, pareho na kagad. Hindi, magkamuka. Kasi tignan mo sila. Facial features. Maliit si Nana. Maliit din tong... Tapos yung parang sa... hair, no? Yung buhok. Pero if kamuka, hindi. Kahuwig, oo. Kasi magkaiba yung magkamuka sa magkahawig. Magkamuka is... lahat ng detalyado, parehong-pareho. Pero pag magkahawig, parang isang tingin lang. Oh. Parang sasabihin mo na, uy, parang akin yan ah. Ay, hindi pala. Yung mga ganon. Diba mayroong mga ganon sa, ano, sa... Parang akin yung damit na yan. Tapos sisilipin, ay, hindi pala ito sa akin. Ibang brand pala. Iyak, no? Kung alam naman natin, eh, background check muna tayo kung saan yung mga teams na pinasukan ni Iyak, no, dati. Onyx, nakasama din siya doon. RSG, and even... yung Positive Gaming na sa amateur teams ay nakapasok din siya doon. E ngayon mismong present, pasok na, or rather, si Iyak, no, ay nasa Zol Esports na mismo. Ayun. Matunog din yung team na yan sa amateur teams, di ba? Grabe, oh. Mas marami tayong pwedeng abangan dito kasi parang may mga teams na, kaya malaki potential for MDL eh. Mm-hmm. Kasi madami, tiga mo ah, ba't sila mapayag na kumukha sila ng ML Pro? Kumuha sila ng mga players from MPL. Tapos pinapasok na lang for amateur. Malaki talaga yung chance na ayan yung mga naging history ni Iyak. No? Like no? Philippines noong 2021, noong 2022 RSG, RSG, tapos ito Positive Gaming. And in present is from Zol Esports siya. And again, sabi ko nga, malaki lang si potential for MDL. Dahil yung mga rumors nga, next year talaga magkakaroon siya. Is, ayun, broken. Nagkakapalitan na sila ng players. May mga pumababa from MPL to MDL. And for me, personally, mas feeling ko mas magiging maingay yung MDL. Ay, oo. Mas sumisibol nga yung mga amateur teams dahil marami tayong nakikita talagang palitan, hindi lang sa MPL. Pero iba pa rin yung MPL. Hindi ko naman sinasabing wala na yung MPL. Para sa akin, parang mas malaki yung potential ngayon ng MDL. Mas maingay. Mas maingay. Pero syempre, MPL pa rin is MPL, guys. Again, MDL is parang... stepping stone. A stepping stone and or one step before... MPL, no? Diba? So, wala naman tayong tinataboy dyan. Pero, again guys, abangan natin yung MDL next year. And before that, magkakaroon naman tayo ng mga updates dito sa JOSML Buzz. Kaya lagi yung panonood din to. And syempre, congratulations nga, Game Lab, ang ating champions sa ating JOSML Cup Rivals of Kings na mayroong prize pool na 100,000 pesos. And ito ang mga players nila. Yan sila Xsid Takinaga, Xbox, Jeff24, Docman, Aizawa, and si Yuk TZ. Actually, ito, si Kuya sa likod ko. Lagi MVP yan. Ay, oo, lagi. Laman ng MVP. Or ito, parang ito nakita ko na ito. Laman ng ano yan? Ito nakita ko. Actually, hindi ko pa nakita mag-MVP. Ito yata sa dalawa sa dulo. Pero ang galing nila. Laman ng ano yan? Untouchable ang kilabon. Ay, ikaw. Laman ng ganun yan. Laman ng broken yan. Pero, again guys, that's going to be it for our news ngayon, broken. May mga gusto ko pa bang i-add. Siyempre, sa mga further or future events from JOSML, all you need to do is to like our page, JOSML, subscribe on our YouTube channel, JOSML. We will post anything related from ML. Of course, yung mga events din natin dito. And before that, follow us on TikTok at JOSML Official. Doon natin na-upload yung mga news natin dito and yung mga contents dito sa JOSML. So, follow nyo na guys. And syempre, we thank you, our sponsors, Dito Tala Community, our partners, the Bot WXC, and the Armory. Again, guys, kami po ang naging host nyo for the day. It's Lana and Broke On. At magkita-kita tayo ulit sa susunod na event ng JOSML. Pero magpapaalam mo na kami sa JOSML Buzz.